Matapos nga mga idol na magandang pangyayari sa team ng Golden State Warriors ngayong araw, matapos nga na manalo sila ngayong Game 5, ay meron nga magandang balita pa rin para sa kanila. Ang kanilang batang player na si James Wiseman ay baka nga makalaro na sa parating na NBA Summer League, which is next month na nga mga idol, July 7 to July 17. At yan nga mga idol ay matapos na ibalitang nalalapit na nga daw na maklear etong si James Wiseman para sa full contact practice. Ibig sabihin niyan mga idol, magiging normal na ulit siya at walang restriction. At mukha ngang dadahan-dahanin siya mga idol ng team ng Golden State Warriors. Umpisaan muna sa Summer League kapag maganda ang kanyang naging performance, maganda ang naging response ng kanyang injured na tuhod. Sigurado yan mga idol, papalaruin na yan sa preseason tapos hopefully next season ay makapaglaro na nga siya ng healthy. Marami pa mang bala mga idol ang team ng Golden State Warriors ngayon sa kanilang roster. Next season mga idol ay baka madagdagan pa nga yan at baka maging mas deadly nga sila mga idol. Isang 7-footer na athletic big man mga idol, love threat nga para dito kay Stephen Curry at kay Draymond Green na wala nga sila niyan this season. Kaya naman mga idol, kung sa tingin nyo ay maganda na at masaya panoorin ang team ng Golden State Warriors this year, abangan nyo next season mga idol, mas lalo pa nga yung magiging exciting pag bumalik na nga itong si James Wiseman. Pero anyways nga mga idol, para sa ating next balita ay pag-uusapan nga natin itong si LeBron James at pati na rin ang kanyang Instagram story. In-update niya nga tayong mga fans mga idol na siya nga daw ay addict pagdating sa pag-workout, pagdating sa pag-grind. At dagdag pa nga neto ni LeBron James na hindi na nga daw siya makapaghintay na dumating ang next season. So motivated nga daw siya mga idol at mukhang handang gumante si LeBron James matapos ang very disappointing season ng Lakers last year. Pero mga idol, may nakikita ng ibang anggulo ang mga NBA fans sa pagpo-post nga neto ni LeBron James. Matapos nga kasi yan, nung ilabas yung storya na ito nga daw si Anthony Davis ay since April 5 ay hindi pa nga tumitira ng bola. Parang pinapatamaan at pinagsasabihan nga daw ni LeBron James mga idol itong si Anthony Davis na siya ay nag-e-ensayo, workout ng workout, samantalang ang kanyang superstar teammate ay parang wala lang ginagawa. Pero ayon na nga mismo mga idol sa former NBA player na si JJ Redick at ayon na rin sa aking binalita at sinabi sa inyo na ito nga si Anthony Davis ay nagpo-focus muna sa kanyang katawan. Sinabi nga ni JJ Redick, kapag nga daw ang NBA player ay nag-off season, usually mga idol ang buwan nga ng April, May and June ay all about conditioning, all about strength, all about pag-aayos ng iyong katawan. At nabanggit niya nga rin na ganyan nga rin daw itong si Stephen Curry. At pagdating nga daw ng July mga idol, August, September, dito na nga daw nag-uumpisa ang pag-eensayo ng basketball skills. Kaya naman mga idol ay dapat hindi na i-big deal yung pagsabi ni Anthony Davis na hindi pa siya nagsushoot ng basketball since April 5 or almost 2 months ago. Dahil baka mamaya ganyan din pala ang ginagawa ni LeBron James mga idol, panay workout pa lamang siya, panay pagko-condition nga sa katawan, getting his body right ngayong May and June kagaya ng ginagawa ni Anthony Davis. Kaya naman mga idol, para sa akin ay mas maniniwala na nga ako dito sa former NBA player na si JJ Redick na naranasan ng off-season kaysa nga sa opinion ng ilang NBA fan na wala namang experience pagdating sa NBA off-season. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan na natin nating next balita na patungkol sa coach nga ng Memphis Grizzlies. Matapos nga ang naging successful season ng Memphis mga idol kung saan number 2 seed nga sila sa Western Conference, merong 56 wins and 26 losses, nag-agree na nga mga idol itong si Taylor Jenkins sa multi-year contract extension at magpapatuloy nga sa kanya bilang head coach na itong Grizzlies. At talaga namang well-deserved nga yan mga idol para sa coach na itong Memphis. Grabe naman kasi ang kanyang ginawa para nga dito sa team na ito. Grabe nga ang kanilang progression year by year. Talagang siya ang parang naging leader na itong mga batang player ng Memphis mga idol. Ginaguide niya nga sila mga idol at ito, very successful nga sila ngayon at merong bright future. At sa panguling balita na nga mga idol ay pag-usapan natin kung paano nga pinahiya neto ni Andrew Wiggins si Jason Tatum. Alam nyo kasi mga idol, noong taong 2012, almost 10 years ago, sinabi neto ni Jason Tatum, Jabari Parker is better than Andrew Wiggins. At yan ngang tweet ngang yan ni Tatum mga idol ay nung high school pa lamang itong si Wiggins, kung saan parang rival niya nga itong si Jabari Parker. At pati na rin sa college mga idol ay parang rival nga sila. At pagdating sa 2014 NBA draft ay number 1 si Wiggins, number 2 itong si Jabari Parker. Pero ayon nga kay Tatum mga idol, 10 years ago, mas magaling nga daw itong si Parker kesa kay Wiggins.
Pero 10 years later mga idol, obviously mali nga itong sinabi ni Tatum. Si Jabari Parker nga ay kinat ng team ng Boston Celtics noong January kung saan naglaro lamang siya ng 9 minutes per game, nag-average ng 4 points at ngayon wala nga siyang NBA team. Samantalang si Andrew Wiggins naman ay kalaban niya nga sa NBA Finals ngayon at in-out-duel nga siya ngayong Game 5 at nakuha pa ang panalo at 1 win away na nga lang mga idol para nga sa NBA title. Kaya naman mga idol, hinalungkat nga talaga ng mga NBA fans sa Twitter ni Jason Tatum itong sinabi niya para nga ipakita sa kanya mga idol na mali ang kanyang sinabi about dito kay Andrew Wiggins. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!